0529-282-7. Layo pa. 308-765. Okay. 305 dito. Guys, nandito ako ngayon sa customer dito sa Atlanta, Georgia. May nag-comment sa akin. Sabi niya, "Hi sir, kwento ka naman kung paano ka nakarating dyan." Shout out kay Edward J. Agustin. Ito, masagot ko yung request mo na ikwento ko paano ako nakarating sa Canada. Ito na rin ay para masagot sa lahat ng mga nagtatanong dyan kung saan mag-apply, paano mag-apply. Basta, yung mga lahat na nagtatanong na ang sinagot ko ay hindi ko alam, hindi ko alam. Lahat na lang sila na nagtatanong na nandyan sa Pilipinas o outside dito sa Canada o doon sa Canada, ang palagi kong sinasagot ay hindi ko po alam. Ito yan, kasi ako ay hindi nag-apply as trailer driver galing dyan sa Pilipinas or saan man sa outside ng Canada. Honest na nasagot ko sa inyo, no? Straightforward akong sumasagot sa inyo na hindi ko alam. Hindi ko alam ang details, ang requirements. Kaya ito, makuan nyo. Anong tawag nito? Basta masabtan ninyo kung nganong, kung bakit palagi ang sagot ko ay hindi ko alam, hindi ko alam ang requirements, hindi ko alam saan ang address ng mga agency. Kasi ang pagpunta ko sa Canada ay ibang pathway. 2009, kami ng asawa ko, kasi wala pa kaming anak noon, kami ng asawa ko ay gustong mag-Canada. Ang time na yon ay ang Canada nangangailangan ng mga federal skilled workers. Federal skilled workers, 28 federal skilled workers, mga engineer, mga geodetic engineer, mga basta marami pa. Isa doon ang nurse. Si bossing ko ay isang nurse. Kaya pwede kaming mag-apply sa yung kinakailangan ng Canada. Federal skilled workers, isa doon ang nurse. Kaya si bossing ay ang parang principal applicant. So nag-apply si bossing na i-submit niya lahat ng mga requirements yung mga anong kailangan. Isa doon yung IELTS, kasi lahat na papasok ng Canada ng mga principal applicant is kailangan ng IELTS. Dahil siya ay nurse, kailangan ng academic IELTS. Dalawa kasi yon, academic at saka general. Yung general, yung mga tinitake ng mga yung mga driver na nagpunta sa Canada. So si bossing ay academic IELTS. Siya lang ang kukuha ng IELTS. Bali, ako hindi na kailangan, na nasalbar ko sa Bisaya pa. Ako ay na-save po. Hindi na ako mag-take ng IELTS kasi si bossing lang. So kung anong
result ni bossing, pasado man siya, automatic carry ako as dependent, pasado din ako, kaya na nasalbar ko sa IELTS. Pero kung ako ay pinapatik ng IELTS, okay lang kasi mapag-aralan naman yan yung IELTS. Sabi nila mahirap daw, sabi nga ni bossing, kasi sa kanila is academic mahirap. So yung time na yon, nag-take si bossing ng IELTS, pasado siya, lahat pasado siya, na i-process ng 9 months ang application namin. Nung na-approve na, after 9 months, kami ay pumunta na ng Canada as landed immigrant. Yun ang status namin. Hindi kami open work permit, hindi siya yung student permit, kami po ay landed immigrant. So, permanent resident kami. Sabay kaming dumating sa Canada. Kaya, maintindihan nyo yung mga nagtatanong dyan kung bakit ang sagot ko sa inyo ay hindi ko po alam ang mga requirements. Kasi hindi po ako nag-apply galing sa Pilipinas as trailer tractor driver. Sa mga lahat nagtatanong kung paano mag-apply as trailer driver, anong pangalan ng agency, saan ang address nila, ang honest na sagot ko ay hindi ko alam. Hindi ko alam ang details sa requirements. Yung mga sinasabi ko na agency, yung mga Merkan, mga Direct Path, mga IPAMS, mga basta, nakikita ko lang yun sa internet. Yung mga ibang Pilipino na nag-vlog, nakikita ko na yun ang mga agency ang nag-process sa kanila. Like for example, sa Merkan, ang daming produkto ng Merkan, yung mga napunta sa Kelsey at saka sa Big Freight. Tapos yung iba pa, no? Ang bakit, kung bakit, ang sagot ko sa mga nagtatanong dyan, sa mga magtatanong pa, straightforward ang sagot ko. Hindi ko alam ang details. Kasi may nagtatanong magkano ang bayad sa agency, anong requirement, kailangan pa ba ng IELTS. So yung mga naririnig ko, IELTS talaga is kailangan. Pero askuan lang, yung general, hindi academic. Yung sa nurses yun ang academic. Ako po ay hindi nag-take ng IELTS kasi ako ay dependent sa principal applicant, si boss. Ang IELTS talaga ay kuan siya, parang challenge talaga, no, sa mga kababayan natin. Kasi English, mahirap daw. So, mapag-aralan yan. Ito lang ang tip ko sa inyo, no? Baka effective to sa inyo. Yung mga maggagastos ng review ng IELTS, huwag nyo na lang i-review ng IELTS. Ang yung panggastos nyo, igastos nyo na lang ng panligaw ng isang nurse para si nurse na ang mag-take ng IELTS. Carry na kayo, di ba? Joke lang. Pero baka pwede nyo magamit. Yung igastos nyo ng mag-take ng review ng IELTS, igastos nyo na lang para panligaw ng nurse. So yun, kay Edward J. Agustin, nasagot ko na ang gusto mong i-share ko na paano ako nakapunta ng Canada. Keep safe, drive safe, keep on tracking, and see you in my next video. Bye!